Ayan, magandang umaga mga kamanok. So, nandito na naman tayo. May upload na naman. So, ayan. Update lang. Papakita ko sa inyo yung pag-harvest natin nung pang-late born natin. Tapos, papakita ko rin para sa inyo yung mga napisa. Then, yung pagbakuna namin. Papasilip ko rin sa inyo. So, ang napisa lahat sa atin is 87 pieces na pang late born. So yun ang pang late born natin para sa salpukan. Then meron pa rin tayong nakasalang na 110 pieces na itlog lang naman yun. Pang second batch naman natin yun ang late born. So ang salpukan kasi alam ko June ang bandingan pa ng late born nila. So pag napisa yung huling batch natin, pasok pa sila sa born ng salpukan. So ayan, tara, samahan nyo akong mag-harvest at magbakuna. Tara. So ayan na yung mga napisa natin mga kamanok. So 87 pieces lahat yan. So mamarkingan na rin natin yan. Then diretso boxing na tayo. So tara, marking na tayo. Ayan, so ayan, nagmamarking na pala kami dyan. So ayan na si Herpat nag ang unang tumirada ng pagmarking. So medyo marami-rami kasi yan, kaya naghati kami. Tapos yung dalawa is katulong namin sa pag-harvest and pagbaba sa brooder mamaya. So yung pagbaba sa brooder is hindi ko na na-videohan kasi medyo gabi na nga nun, madilim na sa manupan. So yung pag-boxing na lang ipapakita ko rin sa inyo. So ayan, tara, boxing na tayo. Ayan, so magbabakuna na tayo ng B1B1. So kasama na rin dito yung Gamboro Mile. So isang boxing na lang sila dito. Bakuna na natin itong mga pag nagbabakuna kami, isa sa mata, isa sa ilong. Yan, ganun lang. Habang nagbabakuna ako ng B1B1 with IBN Gamboro Mild. Yan, yan yung mga napisa natin na 87 pieces. So, kagabi pa yan, nandyan sa brooder natin. Then, hinuli lang namin para bakunahan ng vaccine. So after 1 week ang ibabakuna naman natin dyan is Lasota with IV and Gamboro Hat. So ang sunod nun after a month, ang binibigay na namin dyan is fall packs tapos kurahi sa vaccine. So, yun lang yung mga vaccine na ginagamit namin sa kanila. Tapos alaga na lang yan sa vitamins, sa probiotics. Kailangan magbigay ng antibiotic at least once a week. So ginagawa din namin yun. So yun lang naman yung maintenance namin sa mga day old to 1 month old. Sa 1 month old, more on vitamins lang kami dahil sa month old laging dun ang nagsisimula ang sakit ng mga sisiw natin. So yun yung ano ba sabihin, yung month na tinatamaan sila ng sakit pagkadating ng isang buwan nila. So dun tatama yung mga sakit-sakit. Kung hindi nyo sila na fully vaccinated, yan, tatamaan talaga sila ng sakit. Pero kami, bago mag 1 month, kailangan may fall packs na. Kung hindi man fall packs, naturoan na ng kuraisa. Basta bago mag 1 month, kailangan na fully vaccinated na para maging healthy hanggang paglaki ang mga sisyo natin. So yun lang po ang update sa pag-pisa at pag-harvest natin sa mga day old. Yan, panoorin nyo na lang po mga kamanok.
natin silang lahat bakunahan ng B1B1 with IV tsaka Gamboromal. So ayan, kukuha na rin tayo ng patoka nila tsaka yung tubig na vitamins. So 82 pieces to lahat, late born natin. Ayan, so pwede rin yan sa mga naghahanap ng day old. Available din yan, minimum of 20 pieces tayo, 450 ang isa. So may vaccine na yan, pwede na natin i-release yan bukas sa mga naghahanap. Ayan, so ayan na sila, mga nagpapahinga na. So hinihintay na lang natin yung patoka at saka yung tubig para mabigyan na natin sila. Ayan, yun lang, update lang mga manok. So yun lang po, ingat and God bless po. Magandang umaga sa inyo lahat. So pa-subscribe po na itong YouTube channel natin, and pa-follow po ang aming Facebook page, TikTok account, and pa-support po palagi sa mga videos na nilalabas po. So yun lang po.